Hi guys, masayang araw. Ito ang inyong Kuya Randy. Welcome to my YouTube channel. Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Okay? Ngayong araw na ito, tayo magme-merienda. Kaso, meron tayong lumang pandesal dito. So, gagawin natin siya ng twist para makain natin ng masarap at mainit. So, what? Papakita ko sa inyo guys kung paano gawin. Napaka-simple lang. Kailangan nyo lang ng asukal, itlog, syempre mantika. Ganun lang. Yun lang. Yung dalawang ingredients lang kailangan para makagawa kayo ng panibagong flavor ng pandesal. So, oh my God! Wow! So guys, ito yung lumang pandesal. Siguro mga kahapon pa to. Or isang araw. Yan. Medyo pag kinain kasi natin, medyo matigas na siya. So, i-tutor yan. I-add natin siya para bagong flavor. So, parang re-recycle natin siya para makain. Oh my God! So, kailangan natin na itlog. Yan. Itlog na. Pinatilan natin siya. Tapos, Jess, nilagyan na ba ng asukal to? Yun, nilagyan na rin natin siya ng asukal para pag kinain natin yung pandesal, matamis-tamis. So, ano ba ang gagawin natin, Jess? Kaya kumuha na si Jess ng pandesal. Hinati sa gitna yung pandesal. Yun, hinati guys. Nakita niya. Ganyan lang pala. Oh my God! At yung lumang pandesal sa gitna. Yan guys. Napakasimple. Kahit bata, kaya itong gawin. So, tayo guys, mga kids, kung kayo yung lumang pandesal sa inyong bahay, at gusto nyo maging masarap at matamis-tamis ang lasa, ito gawin nyo, napakasimple lang na ito. So, para lang kayong naglalaro na ito. Yan, nahati lang sa gitna ni Jess, ang ating kaibigang kusinero. Yan, nahati sa gitna para mapakinabangan yung mga lumang tinapay sa inyong bahay, pwede nyo gawin ito. Napakadali ng meto at napakasarap. Hindi kayo mag-try na yun ito. Sabihin nyo new flavor. Napakasarap. Yan lang yung ingredients niya. Itlog na may asukal. Tapos, yung lumang pandesal. Tsaka, syempre, yung alat. Ayan, guys. Ang gagawin pala, pipit-pitin pala yung pandesal. Yan, pinipit-pit natin. So, para siguro ma-absorb niya yung itlog. At ating ipipito ito. Pinipit-pit ni Jess yan. Alright. Ayan guys, nakita niyo hanggang ngayon nagpipit-pit pa rin si Jess ng pandesal. Yan, na luma. Lumang pandesal ito guys. Oh my God! Nakilan natin yung new flavor para makain natin ng masarap. Ayan, pinipit-pit na. Patapos na po siya magpipit ng pandesal. Okay. Tapos, Jess, pagkatapos niya, ano ba ang susunod natin is meron? Ayun, pagkatapos niya, ipapay na natin yan. So, tignan natin kung paano ito gagawin. So, ayan guys, sabi natin na yung itlog na may asukal. Is Bernard para magawa na natin yung new flavor ng pandesal. Ngayon, yan. Yung lumang pandesal, dinip natin doon sa itlog na may asukal. Yun, yan, prenay na natin. Kita niya, yan. Ganyan lang po, ganyan, napakasimple lang na matuto na itong ating new flavor na pandesal. Yung mga lumang pandesal, recycle natin para makain ulit ng mas masarap. Dinip niya lang dito sa itlog. Nakikita nyo guys ha. Yan. Pag yan medyo okay na, pabaytay na. Yes, siguro mga ilang segundo lang yan. Pwede na baytay. Pag medyo na pag-lounge ko, figuran niya. Ayan guys, initignan natin kung kulay brown na yung ilalim. Ayan. Ito, kulay brown na yung ilalim. So, pwede na siya palit na rin.
ibaw na yung ilalim. Oops. Yan. So, ganyan lang yan guys ang pagluto niyan. Mayroon na kayong panibagong flavor ng inyong lumang panisal. So, makakain nyo ito, mainit-init, matamis-tamis, na maalat-alat, pero ang sarap. Saktong-sakto iparis to sa kape. So, guys, ganyan lang. Yan. So, guys, ganyan. Kung meron kayong mga lumang pandesal, kaya ito lang gawin nyo para mapakinabangan pang muli. Yan. Ilulubog nyo lang siya sa asukal, sa itlog na may asukal. Magpapanabagong flavor na uli yung inyong lumang pandesal. Yan, guys. Ganyan pag dip ng pandesal. Pahit na mga Jess, huwag yung puro kamay mo. Yan. I-dip nyo yung lumang pandesal doon sa itlog na may asukal. Tapos, yan, ipapry na natin siya dito sa kawali. So, ganun lang guys ha. Para mapakinabangan nyo pa yung mga lumang pandesal nyo sa loob ng inyong tahanan. So, o kaya, kahit anong lumang tinapay, pwede nyo gawin ganito. So, para makain nyo pa ng masarap at maayos. Kasi minsan, pag luma na yung ating mga tinapay, ayaw na natin kainin kasi matigas. Ito magiging malambot at matamis-tamis ang lasa. Ayan. Yun. So guys, ganito lang. Napaka-simple lang yan. Napiprito nyo lang. So, masarap na yan. So ito guys, titikman na natin. Mainit. Ang init na lang, yun yung sinasabi ko sa inyo, naging bago yung flavor ng ating pandesal, naging malinab na, matamis-tamis, at saka lumambot na siya. Mmm! Sarap, grabe. Sana guys, may natutunan kayo sa huli natin pag-vlog. Salamat sa panonood. Hanggang sa ulitin. Thank you for watching. Okay? Bye!